Okay, so move naman ako sa next naman na magtatanong. Si Bro Nilov Nonan. Bro Nilov Nonan. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, bro. Kasi nung Martes siya, nakita kami ni Sir Wendell kasama si Father Ben. So, nakita kami sa Holy Family. Oh, sa QC? Yes, sister. Yes, okay. Okay. Ni Brother Wendell. Nandito din po si Brother Wendell ngayon. Kasama po. Oh, good evening, Brother Wendell. Kasama namin si Brother Gilbert. So, meron ang gusto itanong, bro? May ko nga pala po, klaro kasi bilang Corpus for Christ, kasi nakukuhan din ako na kumbaga sa konti, ito bang pinasa ng Senado na House Bill. Diba? So, pinasa to, itong buwan lang nito, September 19th. So bilang mga Corpus for Christ, kami nag-evangelize ng mga mag-asawahan. So malinaw dun sa aming evangelize na ang mga aming in-evangelize is talagang mag-asawahan. Ito pinarating namin sa aming leader din na kakaroon kami ng training. So eto, nakakapan na rin ito, nakakabahala yung Senate Bill na pinasa ng ating Senado, 2443. So, usapan man natin yan sa pan ng ating simbahan na bawal paghiwalay. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Ano kaya ang sugo ng ating simbahan diyan, bro? Okay, Brother Angel Santos. Yes, bro. Ito, measure it provision. Tinitingnan ko nga rito eh. Yung divorce na, sinasabi niyo September pa lang, bago lang. September 19, 2023. Oo nga, ito, Senate panels, okay, absolute divorce bill. Patay tayo dyan. Ito nga. Three out of five Filipinos want divorce to be legalized in Mars. Another bill seeking to legalize divorce was approved by a panel representative. So, pati ang Kongreso approved the bill. Oh, right. So, anyway, that's just only for the civil, kapatid, no? Hindi pwede talaga sa church wedding naman yan, kapatid. So, walang magagawa naman yung gobyerno. So, pagdating sa church wedding o lalagyan yung divorce, hindi naman po pwede yun sa natin. So, don't worry about that. Ang magkakaroon lang yan, usually, civil lang yan. So, divorce bill na yan sa civil, kapatid. So, hindi papayag ang church, no? So, kahit saan naman eh, pagdating sa church, hindi nila inaano. Ang pwede lang talaga sa church, mag-i-stick yan sa annulment. So, don't worry about that. Kaya lang, medyo nakakalungkot to. Oo nga. Oh, ito bago lang. 2023. March 22 pa lang na-approve na daw. Oh. Yung sa Kongreso. Tapos ito, 21 hours ago lang. Oh. Kahapon lang to. Senado. Senate panel has approved a consolidated measure that provides for absolute divorce based on various grounds. May mga grounds pa sila. Including 5 years of separation, whether continuous or broken, and commission of the crime of rape before or after marriage. So, yung mga parang mahirap naman yung ano niya. Mahirap naman yung mga grounds niya. So, don't worry about that, kapatid. Ang simbahan, hindi papayag yan sa ganun. Papayag ang ating simbahan yan. Sa mga civil lang siguro yung mangyayari sa mga civil marriage. Hindi naman tayo maapektuhan yung ating mga kwanbred, no? Yung ating kasal sa simbahan, talagang pinagsama ating Panginoon.
Hindi, kasi pagdating sa ganyan kasi, ang church pa rin namang yung ibabaw yan. Kahit naman sa ibang ano, yung divorce naman, usually sa ano lang po, sa civil lang naman, kapatid, kailanman hindi inalaw ng Catholic Church ang divorce. So, kung church wedding ka, hindi ka mag-divorce, no? Unless, ilalawakan pa natin ang pag-aaral. But, according to the study, kahit even in the US, may divorce, pero puro civil lang yun. Pero sa church, hindi na-allowed talaga. Annulment lang ay na-allowed. Parang dito naman, medyo ano naman, hindi siya parang divorce ng US na mabilisan. So, may mga grounds talaga siya na ma-ano siya, na matitindi yung mga grounds bago ka talaga makapag-divorce, kapatid. So, don't worry about that. May nakakalungkot lang din eh, kasi imbis na yung civil na yan, pwede na tayong ma-convalidated marriage, blessings, convalidated ang tawag dun eh, no? Idadali nila sa simbahan yung kasal, mas magiging totoo sa sana, mas madali. But, well, talagang kumikilos si Satanas sa labanan yan, spiritual warfare. But anyway, don't worry about that. Tuloy lang po yung couple for Christ na pag-ano ng mga family po. So, mga mag-aasawa, tuloy nyo lang yung pag-evangelize sa mga tao, lalo na sa mga mag-asawa, kapatid. Okay, salamat. Pero yun lang ako yung paglilinaw na yun. Yes, don't worry about that. In church, hindi papayag dyan. So, bahala sila mag-divorce. Hindi rin naman kasal sa Diyos yung civil eh. So, mag-divorce sila, magpakasal. Divorce, magpakasal. That's not a Christian Catholic wedding. So, wala namang visa yung kapatid. So, pa rin eh. Kahit anong ilang beses mag-divorce yan, kung sa civil lang din naman yan, wala pa rin yan, kapatid. Ang church yan, hindi, ano yan, ako, positive ako dyan. Hindi pa payag yan pag church wedding ka na. Kasi bishop ang mag-a-approve nun eh. Sa civil, tandaan po natin, pag halimbawa, church wedding ka, ganito yung mangyayari yan. Church annulment lang. And then, at the same time, gagawin yan sa church tribunal, yung korte ng church. Hindi korte ng Supreme Court, Judicial Court, Family Court. Hindi po dun. So, iba pong trial yon pagdating sa church, no? May church tribunal, may canon lawyer tayo, hindi yung mga divorce lawyer o ano sa civil, iba po yun. So, and then, mag-a-approve yung bishop. And then, ganito po yan. Pag hindi na-approve ng bishop, halimbawa, nag-file ka ng annulment, pag hindi na-approve ng bishop sa yung church annulment mo sa church tribunal, no? Yung church court, hindi yung Supreme Court, iba po yun, no? So, pwede mo siyang i-appeal saan? May tinatawag ng Roman Rota Church, pinaka-supreme church sa Vatican. Pwede mo siyang i-appeal doon. But, church pa rin ang mag-decide, kapatid. So, malabo yung approban ng church. Civil, gobyerno, oo. Pero, nakakalungkot lang. Mga civil marriage lang po yung kapatid. Opo. Yes. Salamat po, Brother Angel. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Okay, meron ka follow-up question, bro? Wala na. Wala na ako follow-up, bro. Thank you. Okay, thank you sa iyo, brother. Love, bro, ni Love, no, none below.